Ate, ate! Papasukin ko na ba yung mga kasunod? Marami pa ba? Sobrang dami pa, ate. Mga dayuhan. Siguro nabalitahan nila yung tungkol sa Himalaya ng mga bulaklak. Ay, nako. Maliit-liit na nitong lugar natin, eh. Eh, wala tayong magagawa eh. Kailangan muna natin tiisin. Eh, kung malaki-laki lang sana itong lugar natin, pwede saan eh. Ang tagal kasi ng healing dumuhati, kailan ba matatapos yun? Kakausapin ko si Mayor Simon. Mayor Simon, ate, ang tagal-tagal nun. Baka naman inuuto ka lang ni Mayor. Sa tingin mo, nagpapauto ako? Hindi naman sa ganun, ate. Di ba kasi nakuha na nila Father Seb yung lupa ng simbahan? Nagpapatayo na nga sila ngayon ng pundasyon. Kapag dumami yung mga tao magbigay sa kanila ng donasyon, malingat lang tayo ng sandali, malalaman na lang natin na tayo na yung simbahan. Paano pag doon magsipuntahan yung mga tao? Paano kung yung mga donasyon na dapat sa atin mapunta, sa kanila mapunta? Ate, ba pinapaikot ka lang ni Mayor Simon? Kuya, ingat pa rin ha, kahit nagtatrabaho. Sige pa, Father. Salamat. Uy, Mira! Father, grabe nakakatuwa. Unti-unti ko na nakikita yung pagpapatay ng simbahan. Ako rin nga eh, nai-imagine ko na rin eh. Ay, eto. Dito ko nakikita yung altar at saka si bro. Diyan sila. Tapos, dito naman yung choir. Oo, di ba? Grabe! Father, dito. Ano naman meron dito? Diyan. Dito nakikita ko itayo natin yung meeting room. Diyan tayo magpaplano ng mga future project, yung mga charity works, saka yung Bible study natin. Grabe, Father. Sobrang excited na talaga ako. Kailan po ba ito matatapos? Mukhang matagal-tagal pa to, Mira. Alam mo naman, medyo humina na yung pagdodonate ng mga tao. Dahil po ba ito sa palabas ni Miss Eva? Isa yun. Tsaka dahil naghimula daw si Aling Deborah. Pero ako kasi hindi ako nawawala ng pag-asa eh. Kakampi kaya natin si bro, di ba? Kung anong kagustuhan ni bro, siyang masusunod. Tapos dito, Mira, dito ko na-imagine dito natin ilalagay yung mga upuan. Dito lahat. Tapos magkabit tayo ng maraming electric fan para malamig. Oo, para presko. Nga, kuya, inupo muna kayo. Ay, salamat po. Para sa inyo po, kuya. Napadaan ho kayo. Ano ho yung ginagawa niya dito? Sigurado ba kayo? Saan ho? Sigurado ba kayo na matibay ang pundasyon na ginagawa ninyo? Oo. Kaya nga ho dire-diretso yung fundraising na ginagawa namin. Magdodonate ho ba kayo? Aling Deborah, ang laki naman ho, masyado nito. Maraming salamat ho. Hindi ba yung sure yan? Bentong niyo na sa akin ang lupa. Bakit ho? Nabalitaan niyo na siguro, Father, ang paghihimala ko. Eh, dumadami na ang tagasunod ko eh. Kailangan ko nang ipatayo ang healing dome ko. Eh, bakit naman ho kailangan pa rito? Eh, doon ho sa munisipyo, yung katabi ng munisipyo, Aling Deborah, ang laki ho ng lote. Mas bagay ho sa inyo yun. Ito na ho. Pero dito, nangyari ang unang himala ko. Kaya dito ko gusto mang gamot. Ikaw, Father, bakit hindi na lang kayo sa ibang bayan magpagawa ng bago? Mas marami kayong deboto doon, di ba? Ito na lang kayo. Mas kailangan ho kasi dito sa Hermoso. Hindi ko pa ho kasi na ikukwento sa inyo, eh, no? Yung dati hong kuro paroko ng bayang ito, si Father Jose, siya ho yung mentor ko. Siya ho yung nag-udyok sa akin para maging pare. Eh, kaya lang ho kasi kasama siya dun sa namatay nung nasunog yung simbahan. Aling Deborah, binago ho niya ho yung buhay ko. Nakita ko rin ho kung paano niya baguhin ang maraming buhay dito sa Hermoso.
Kaya ako nung pumanaw siya, pinangako ko sa sarili ko na balang araw, na itatayo ko ho yung simbahan ulit dito sa Hermoso. Huwag ka nang matigas, Father. Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo matatapos ipatayo ang simbahan. Hindi po kami susuko, Aling Deborah. Nalalabas mo ba na mas magaling ka sa akin? Hindi ho. Pero kung tunay po na mabuti yung intensyon nyo, bakit nyo po kami binabantaan? Bakit nyo po ba kami pinipigilan? Ayaw nyo po ba mapatayo yung simbahan? Dahil mapagpanggap ka. Ang healing dome ko, tunay na kagustuhan ng Diyos. Wala nang iba.